Mariana Mordecai Glascorve ay sinasabing nagdadala ng sumpa sa sino mang taong makapanood ng videong ito. Ang Mariana Mordecai Glascorve o mas kilala sa pangalang The Red Man ay isang urban legend na sikat sa buong YouTube. Sinasabing ang sino mang taong makapanood ng videong ito ay magsisimulang tukutin ang kanilang mga mata at pagkatapos ng mga ilang araw ay magpapakamatay ng bigla na lang. Totoo nga ba nagdadala ng sumpa ang videong ito o katulad lamang ito na maraming mga creepypasta dito sa internet na isa lang gawa-gawang kwento upang magbigay takot at mag-entertain sa mga taong makapanood o makakabasa nito. Today, we will dive deeper sa isa sa mga well-known creepypasta stories dito sa internet. Ang oldest unsolved mystery dito sa YouTube. Ang video na naglalaman ng kababalaghan, isang misteryo na ating tutuklasin at aalamin. Kaya ano pang inihintay mo? Grab a seat, relax, and let's start the video. Noong 2008, may isang taong nag-upload ng video sa mismong YouTube at ito ay may title na Mariana Mordecai Glascorve. Makikita sa video nito ang mukha ng isang lalaki na nakatingin lamang sa harap mo. Makikita rito ang pulang background screen. Mga ilang segundo pa sa video ito ay dito na magsisimula ang mga kakaibang mga kaganapan dahil kapag nagpatuloy ka sa panonood ng video ito ay dito ka na makakarinig na mga kakaibang mga tunog nakakapangilabot na background sound na nagmumula sa sinasabing video. Pagkatapos ng ilang pang segundo ay magbabago ang mukha ng lalaking ito at magsisimulang umikot o madisorient ang mga mata nito at dito ay makakarinig ka ng tila tawa ng isang demonic entity at saka matatapos ang video. Dahil dito, mahigit 153 katao ang nakapanood nito back in 2008 ang nagsimulang dukutin ang kanilang mga mata at ang nakapangilabot pa dito ay mismo ang dinukot na mata nila ay kanilang ipinadala sa himpilan ng mismong YouTube. Isinilid nila ang mga ito sa isang envelope at saka ipinadala ng parang sulat na naka-address sa YouTube. Pagkatapos ng ilang araw ay nagpakamatay ang mahigit 153 katao after nilang gawin ang mga ito. Now, ipapakita ko sa iyo ang videong sinasabing may sumpa. Kung naniniwala kang may sumpa ang videong ito, ay you can skip the whole video. Ngunit, kung hindi naman, ay heto ang actual na curse video. Dahil nga dito ay nabahala ang kumpanyang YouTube at nagsimulang imbestigahan ang nasabing video. Agad namang tinake down ang nasabing video ng kumpanyang YouTube dahil na rin sa takot na dumami pa ang mga tao nagpapadala ng mga dinukot na mata sa kanilang address. Ang lalaki sa video ay hindi kailanman natukoy at ang mismong nag-upload nito ay hindi rin nakilala. Hence, ang kwentong ito ay nag-viral at nagbigay takot during the peak of this creepypasta stories. Mula nga noon ay marami naglabas ang mga sinasabing original version ng Mariana Mordecai Glascorve, but none of them are real. Just like any other creepypasta, isa ang kwentong ito na totoong nag-viral during the time na kasagsagan ng mga creepypasta stories sa internet. Base sa aking pagsasaliksik ay ang video nito ay 90% fake. Ang unang dahilan ay imposibleng hindi malaman ng media kung sakaling totoo ngang nangyari ang insidente ito.
there will be a media covering this news all over the world. At ang ganitong kwento ay mahirap pagtakpan. Imagine, more than 150 people ang dumukot sa kanilang mga mata at saka isinalid sa envelope after watching the video. Ito ang gustong gusto ng media. At marahil, kung nangyari man iyon ay maraming tao sa buong mundo ang magda-download ng nasabing video. Kahit halughugin mo man ang buong internet, ay wala kang makikitang legitimate stories ng mga tao o kamag-anak na mga taong dumukot sa kanilang mga mismong mata. Ikalawa, kung gagamit din tayo ng reverse imagery or kung hahanapin natin ang mukhang ito sa internet, ay it will lead us sa taong ito. Isang random person at walang kaalam-alam na nagamit na pala ang kanyang mukha sa isang weird creepy video at ginawang curse video dito sa internet. Dahil hindi naman talaga mahirap gawin ang ganitong klaseng video, kukuha ka lang ng isang random photo, lalagyan ng red background scene, at pagkatapos, lalagyan ng mga creepy background sound at iba't ibang mga visual effect para maging nakakatakot. Now, paano naman ang natitirang 10%? Ayon sa aking pagsasaliksik tungkol sa creepypasta stories na ito, ay totoong may nag-e-exist na video back in 2008 na sinasabing original version ng video ito. At ito mismong tinake down ni YouTube. At dito na nga nagsangasanga ang mga kwento tungkol sa cursed video na nagngangalang Mariana Mordegard Glasgow. In fact, it was confirmed by the YouTube employee back in 2014 na yes, may totoong nag-e-exist na video na halos katulad ng structure ng cursed video na available ngayon sa internet. Ang video na available ngayon ay hindi cursed video, ngunit ang pinagayahan ng video nito ay hindi natin tukoy kung ito nga ba ang totoong may dalang sumpa. Ang original version na kumukonekta sa Mariana Mordegard Glasgow ay hanggang ngayon ay nananatiling misteryo. Kung mahilig ka maglaro using PlayStation or Xbox or kahit anong uri ng console, ay tamang-tama ang ating affiliate products para sa iyo. Bisitahin mo lang ang link sa ibaba ng comment section at dito mo matatagpuan ang iba't ibang CD games na bagsak presyo. More than 1,000 games ang makikita mo rito. Ang ilan dito ay limited stocks, authentic at ibinibenta sa napakababang halaga. Kaya ano pang hinihintay mo? Click the link in the comment section and enjoy the games. Thank you for watching. See you in the next video. Books TV, signing out. Peace. Goodbye.